Nakakabahala na ang kalagayan ngayon ng TV host actress na si Chris Aquino. Kahapon nga lamang ay bigla na namang pagsiklab ng kanyang bad arterya na labis na nagpahirap sa kanya. Dahil nga dito ay pati ang kanyang blood pressure ay tumaas din. Pabigla-bigla ang pag-atake ng kanyang sakit na dulot pa rin ng kanyang autoimmune disease. Ang kanyang karamdaman sa kasalukuyan ay bumubuti naman na. Kahapon din ay sinabi niya na bumalik na sa Tarlac ang kanyang panganay na anak na si Joshua dahil namimiss na daw niya ang pamilya ng kanyang pinsan na si Marla. Ayon kay Chris, ngayon ang huling araw para sa kanilang huling PCR kasama ang kanyang mga kasama sa bahay at siya ay nababahala na kung meron mang kahit isa na magpositive sa kanila ng COVID ay magsisimula ulit sila ng quarantine sa day 1. Nabanggit niya na mula pa noong August 2020 ay na-expose sila ni Bimby sa COVID. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi sila natamaan, lalo't isipin pa na siya ay immunocompromised at si Bimby ay asthmatic. Sa pag-alaala ng kaarawan ng kanyang ina, ay magaan ang loob niya na pinayagan ang kanyang panganay para bumalik sa Tarlac para makasama niya ang pamilya ng namatay na pinsan, ang Cuangco family. Sa pagkakataong ito ay ipinakita niya ang card na ipinadala ng kanyang ate at nabanggit niya na ang pamilya ay minsang nagkakatampuhan. Nagkakaroon ng di pagkakaunawaan at minsan silang apat na magkakapatid ay nag-aaway. Pero siya na bunso ay alam nilang sa pagkakataong ito ay kailangan sila ngayon. Suportado siya ng kanyang mga kapatid at kahit ang mga asawa nila. Ang kanyang kapatid na si Biel ay mahiyain pero sinisikap nitong intindihin at unawain siya. At ang kanyang pinagmamalaki bilang kaarawan ng kanilang ina na sila ay nagkaisa na siya namang dalangin noon ng kanilang pumanaw na ina. Samantala, sa kabila ng karamdaman ngayon ni Chris Aquino, hindi maikakaila na maraming bumabatiko sa kanya. Hindi naman nakaligtas sa kaalaman ni Senator Bong Revilla at siya ay nagbigay ng mensahe. Ayon nga sa post ni Lolit Solis, awang-awa si Bong Revilla kay Chris Aquino, salve, hindi niya maintindihan yung ibang tao na nagagawa pang i-bash ito. Kitang-kita mo na mayroon itong sakit. At isa itong babae na dapat iginagalang. Siguro nga, wag na natin tingnan si Chris as a celebrity. Ituring na lang natin siya na isang regular na tao na nasasaktan din sa mga sinasabi nating opinyon. Mukha nang ang hirap siya sa dinadala niyang sakit. Dahan-dahan din ang gagawin natin opinyon sa kanya. Kung sana maayos ang lagay niya, pwede pang sabihin na sa dami ng pinagdaanan niya sa buhay, kaya niya itong mga bashing dahil malakas din ang emotional tolerance ni Chris. Pero ngayon na sobra ng kapayatan niya dahil sa dinadalang sakit, baka naman dagdag stress pa sa kanya ang mga walang sense na comments. Para naman sa mga negatrons, tuwang-tuwa magkalat ng horror ngayon. Mga panahon na sana lahat ay positive. Para kahit paano, gumanda ang paligid. Pray natin ang health ni Chris Aquino. Be kind to her, dahil in fairness, she is a very kind person. Just get well, Chris. Nandyan sina Joshua at Bimby. Sila ang isipin mo. Stay away from negatrons.